Good morning, guys. So, ano, pumipiyok pa? So, for today, ocular tayo. I did, ano, wash yung ito, pag ganyan. Pero pag yung mga katulad na ganitong sobrang aga, pag hindi ko winawash yung buhok ko, nag-hair mist pa din ako. And even when I wash it, nag-hair mist pa din ako. Tataka kasi iba, ano may kinagabip sa buhok mo? This is one of the parts of my hair care routine. Yan ang isa sa mga madalas ko nakukuhang tanong sa mga tao. Ano ginagamit sa buhok mo? Super simple, mga CZN, mga affordable products. This will be out very, very soon. Tingnan nyo yung buhok ko. It will transform. Kulahin ko lang na mabilisan. Tapos, ito na yon sa buong araw. Pwede siya if you want, you know, frizz-free hair. Tapos, pwede rin siya if you want what I'm going to do today. But English ako na English. Ayan, sa totoo lang, kinakamay ko nga lang ito eh. Pag nagpa-ponytail. But since umaga naman, may konti pa time. Ayan, meron pala dito. Para tanggal yung amoy galing sa kama, frizz-free. And of course, it's a very, very weather for straight, curly, wavy, frizzy. Tapos hindi siya nakaka-flat ng hair ng sobra dahil that's what I don't like. Ito kasi hirap akong hanapin dito sa atin yung ganitong klase ng treatment. Ayan siya. Pag sa tingin nyo meron pang konting hindi pa naayos, gaya ba ng konti? Ayan. Para kumbaga mas pulido yung bagsak. Ayan! O, diba? Super sleek. And hindi siya super flat na flat. Anyway, bago umalis, inom na ako ng shots and... Ano bang meron today? So, mag-ocular tayo sa umaga. Tapos, Harvey, tuloy ba yung titok sa hapon? Yung, ano, site visit? Anong oras daw sila? Okay, nag-aano na sila sa schedule. Oo nga daw, wala daw sabi ni Harvey. Kasi kung wala, ang dami kong pwedeng i-fit in. As in, umaga, tanghali, hapon, meron kaming ginagawa. Ano kaila sa pagpinagsabay ko to? So for today, yun nga, ocular daw and titok. Sure na daw. Habang hinihintay ko si Jelly, mag-unbox tayo. Ang tagal kong hinihintay nito from styling plan tito. Ilalagay ko na lang guys, yung plant IG ni Sir Jeff. Styling plan tito siya. Siguro dahil stylist siya, kaya styling plan tito. Sobrang tagal kong naghahanap talaga nito. Kasi for a time being, since nauso siya, wala nang mabili na local na ganito. So these ones are from the Netherlands. And... sana mabuhay ko sila. Dito nga sa Bayagay, umiwan lang na dito. Maganda kay Sir Jeff pagka nakakakorsa sa the Netherlands, ina-establish niya muna bago niya i-sell out yung mga plants niya. Ibig sabihin, ina-acclimate niya muna bago i-send out sa mga new plant parents. Kasi pag hindi mo ginawa yun, most likely the plants will... Maliba na lang kung sobrang galing mo ta. Ay, ang gabi! Parang gumanong siya sa mukha ko. Sobrang lush nila! OMG! Bago niya naman akong kapatay yun. Kapatay eh. Ang ganda niya! Wala naman ako sa choice si Sir Jeff, which will be doing a video like a wardrobe makeover, mga basic na kailangan mo itago na pag-usapan na namin yan. Ito yung IG niya. I'm going to show you para... Kita nyo ba? O ilalagay nila ni Miko? So, styling plan dito siya on Instagram. And I ordered 2 kasi hindi ko alam kung kaya kong bukayin. Ang tawag sa gagawin ko is yung cover pot. Yung mga ganito kasi, mas advisable siya na hindi mo muna ilipat. Ilagay mo lang sa may parang takip sa mismong pot niya. Lalo na kung hindi ka naman super galing katulad ko na plant parent. Itong ganito, pakita ko sa inyo kaya magandang bumili. Kasi nanganganak siya. Hindi ko alam kung makikita nyo ng bongga pero ayun, meron siya mga anak-anak doon sa loob. But I don't suggest na pagkakuha ninyo eh, tanggalin nyo na yung mga anak ha. So this is one. Ang ganda niya sobra. Tapos ang kakapal ng leaves pala nung Netherlands na ganyan. And this is the second one. Same lang naman siya. Yung mga binili ko na Philodendron Virgin are already thriving. Okay naman sila. Yun lang talaga. Kaya madalas ako nakakapatay. It's either nakakalimutan kong diligan or sobra-sobra naman ako sa dilig. Pagka kasi sobrang bagong plant parent, usually ano nangyayari is yung more dilig ka over water. Dahil parang akala mo, ano na nila, need na nila ito. OMG, mas parang mas maraming leaves to, pero mas malaki yung ano nito, isa na to. Ang ganda niya. And lastly, may Stefania Erecta na isa pa. Ano po Erecta nga to? Tama ba? Let me know kung tama kung Stefania Erecta nga to, pero alam ko yes, it is. Ito, meron siyang ganito. May isa kung binili kay Sir Jeff na naka-ano siya,
nakaganito na o. Dati nung kinuha ko siya, super liit pa lang niya. Ngayon, ganito na siya. Pakita ko sa inyo ah. Ang dami niya yung sanga. Natutuwa ako sa kanya kasi para siyang patatas na tinubuan ng ganito. Ayan o, wala nga lang tong pole. So, mas maganda kung meron kayong pole na ganyan. Tapos, ikot nyo na lang siya ng paganyan kung paano, kung pwede na. Ito, need na nito ng pole dahil masyadong flimsy yung kanyang mga stem as compared to this one. Thai kasi ata ito. Ito, hindi ko alam kung local ba siya. Pero na-amaze ako sa mga ganitong klase ng halaman. Yung mga kakaiba. Ayan siya, oh. Ang dami niya ng leaves. Natakot ako kasi nung unang pasok niya dito, ano nangyari dito, natuyo ng malala yung isang mahaba niya na stem. So, I just cut it off. And anong nangyari, nung kinat ko siya, tinubuan pa ulit siya ng dalawa pang stem. So, ayun. Tik-tik! Kasi naman, Dodi, wag mong takutin. Papacheck up kasi si Tek-Tek. Hindi si Zelos. Kulit. Epal, Dodi. Pero mamaya pa kasi schedule niya. Kaso may gagawin kami. Kaya si Kuya Harvey muna. Samahan mo ba siya natin sa ano? Saglit. Hindi, isa lang naman ang dadalhin niya. Ay, hindi ba kasama to? Hindi kasama yan. Okay naman siya. Ito, check up yung sa ubo niya. So, nandito na tayo, and ayan siya mga CZ. First time din namin pumunta dito. Sabi ko sa inyo, sabay-sabay lang tayo. CZ hindi nga matutuloy sa hotel. Ayan. Dito na tayo sa venue. Lumalay ni Benedict. Lalo ko siyang kukunan. Pero si Sir Gids nandito na. Yun nga, nangyari kasi inilapit na namin yung venue dito sa Manila dahil nga parang yung mga ibang bansa nag-lockdown ulit. So, baka mamaya biglang kailangan ng travel. Pas hindi naman siya matuloy. Eh, we just have till December 11 for the license. Buti din, nag-heels ako. Nakita ng heels ngayon. Kasi at least, medyo mararamdaman ko kung like yung dito. Kasi para alam ko ito yung ceremony area. So, yun, nag-uusap sila. Nag-uusap na sila. Nakakakaba dito ako maglalakad. Sana the day before hindi siya umulan or else lulubog yung place dito. Pero iniisip kasi nila Sir Gids and Sir Jeff of La Belle Fête kung paano yung flow, like doon magse-ceremony, di ba galing tayo sa May Garden doon, tapos ito yung reception, tapos may cocktail area. Syempre hindi pa siya pwedeng i-open, not unless ready na for dining. Parang kailangan ceremony, cocktail, tapos reception dito. Ang ganda niya, maliwala siya. Tapos, parang ano siya, hindi ko alam kung anong tawag sa ganito eh. Tapos, pero bumili yung glass na ganyan sa entrance. Super nice. Maganda rin daw ito paggabi. Ano yung Jeloy? Tour natin ito. Para dito papasok na. So, close to. Pero dito kami galing. Ito yung garden na... Dire-repair pa dito. Tapos, ito yung entrance. Still waiting for the greeting also to be closed. Still decor not present yet, pero the couches are there already. Yung bookshelves lang, wala pa yung decor at saka yun. Sorry, where's the supplier? Okay, meron na tayong location and grabe, pwede palang doble-doble yung na-i-schedule namin. Nag-ayos kami ng schedule kasi pwede palang doble-doble in a day. Anyway, nakabili. Ay, natanggal sa stick! Nakakita ko ng mangga sa kilit. Ano, spray. There's no COVID. Oh my God. Nakahiya ko eh. Si Jeloy, guys, lumabas siya kasi nandito kami sa City Hall. Kukunin niya yung marriage license para ma-forward kay Pastor Reuel. And yun yung, of course, key for the marriage. Saglit lang kami dito. Para mga isang oras ata mahihintayin kami saglit. And then, ang susunod dito, yung sa McKinley, i-check yung pwesto ng tito. Yun yung pangalawang pwesto kasi yung pangunang, ewan ko kung nasabi ko na paulit-ulit ba ako nagagawa na. Basta makikita nyo naman sa vlog mga sis. Yung unang beses, hindi ata ako nag-vlog noon. Ano? Parang mga IG story lang. Makikita nyo na din. Ayan.
Diyos ko, ito sumalubong sa amin. Hindi niya na kinaya. Thanks, Kambal. Meron kaming snack dito sa loob. First time ko itong titikman. Tikman natin. Wait lang, maglilifting lang ako kasi totoo may meeting talaga ako na. Ng alas 4, alas 4 na. Touch, retouch na lang. Hindi na kinaya. Pati sa loob ng sasakyan, nag-meeting na. Yun, congratulations. I know you guys are very, very busy from what I've seen. Pinanood ko nga yung vlog mo kagabi. Ay, thank you po, ma'am. Salamat po. Medyo maulimlim. Nakatapos ako ng meeting. Akalaan niyo na nakaupo lang ako dito. Eh, hindi pa kami kumakain. Kakain kami saglit. May 30 minutes pa kami before our next meeting. And mamayang gabi. Mamayang gabi, baka mamaya eh, maituloy na yung kay Miko. Nakapag-promise na kasi kami. Abay, gutom namin. Parang kulang to jelly. Order pa tayo. Tulala na. Diyos ko, buti na lang hindi na kami umorder pa kasi may konti pantera tapos. Pero mga kumain kami mga at max 15 minutes para sa speed eating challenge talaga mga sis. And go, let's go. Hi, Pia. 10 na lang eh. Ha? 10. 10 lang ba? Si Harvey, tinatawag namin dito. Harvey, kain ka. Sabay, dito na po yung kamiting natin. Ah! Kawawa si Harvey, papayat. Mala ni Miko, ah, nakalimutan na namin yung ano, ah, palibre mo, ah. Okay, let's go. Tawa-tawa siya dun, eh. So, check lang ako ng vlog and then mahina lalabas na kami mamaya. Dahil mag-birthday na si Con, 3,000 per head. Mahina na 3,000 per head. Miko, makaramdam naman kami ng libre mo. Masarap-sarapan dinner. Jollibee daw? Anong Jollibee? Minsan na lang, eh. Essentials haul! Akala niyo kung anong essentials talaga yung ipapakita, no? These items you got from Philippine Sneakers Exchange because sobrang nagustuhan ko talaga yung quality niya. Streetwear siya, parang mga, ano ba? Parang ba ito i-compare? Ganda lang sa ako, ah. Meron din ako dyan. Failure ka? Ay, binili ko, asa na? Kasi may lista. Meron yung akin, meron kay Jelloy, pero nakakalito kasi basically isa lang ang sizing niya. So pipili ka lang from XXS to the larger size that they have. Bilisan na natin mag-essential. So para matikman natin yung ano, libre ni Meg. Ooh! Dali, magkano nga yung ano din? Tadjumaya, yung per person. Yung per person talaga? Ito totoo. 700. Sisiw kay Miko yan. 750. Miko! Pero order ako ng iba pa. Miko, 700. Pwede na, no? Okay na? Anong bakit? Birthday mo! Anong bakit? Hindi ako kumakain ng ano, ng char. Libre ko yung Jalbi tsaka McDo. Mamaya, kakain tayo ng palibre ni Meko. Pero, ayan. Again, ilalagay namin dito sa screen kung kanino namin siya nakuha. Philippine Sneaker Exchange. So, hindi lang sila sneakers, meron din silang mga cream, essentials, ayan. This is cream yung kulay. So, for your reference, sa mga nagtitingin na essentials, sa mga kulay, minsan nakakalito siya. Ayan siya. Tapos, ang gusto ko dito, yung mga detail niya, very subtle. At the back, merong pocket. Tapos, sa harapan, meron lang siyang, yung ano niya, yung parang branding niya ganyan, no? Rubberized siya na essentials na tag na ganyan. And very, very simple, which I like. Mahaba nga lang to sa akin, pero pwede ko naman iscrunch pa ganyan pataas. Tapos, we also have mga t-shirts and, uy, alam niyo, paborito ko itong mga lagay nito. Tinatago ko siya and napapakinabangan namin. For this one, size non is small. And then, XXS ako dito sa t-shirt. Pero, XXS siya, pero malaki siya sa akin. Pinakamaliit na yan. Again, in the shade cream. Shade
Makeup yan. Ito, ganun din ata. To alam ko pareho kami ni Jelloy. Cream din siya. Ako yung XXS na pinakita ko kanina. And then XS, ito si Jelloy. And the detail, ayun lang siya. Essentials, tapos sa likod yung parang rubber na etiketa niya. Ang ganda kasi niya dahil very minimalist yung datingan, ano. Tapos hoodie. Maraming nagtataka, bakit daw naka-hoodie mainit? Wala lang. Gusto na naman. This is in cream. Sa hoodie, ang size ko is XXS. Pero meron din akong size na, I think, XS ata yun, yung kulay puti ko. Pasensya na kung nalilito na kayo, ah. XXS, and ayan siya. Ito pa yung parang sakto sa akin. Hindi siya dress type na hoodie. Ito yung pwede ko pang i-partner na kita. Yung shorts. And, uy, ito yung white na sweatpants. Ang dami niya. Kasi kahit labahan siya, hindi numinipis o hindi nag-aano yung tela. Napakaganda talaga ng quality. This is in XS, kulay white na ganyan. Ito guys, first time ko magkaroon ng ganitong kulay. The color is called Sage. Sage is like this muted mint green. Huh? Ano ba yun? Ayan siya. Size is in XXS. Yan. Kasi yung una-una kong ganyan is very big for me. Para siyang dress type na. Ito yung kay Jelloy eh, kasi may ganito na ako. White. Ano yung natawag? S. XS. XS. O, ayan. At itong size. Hingan. Ba't mo naman kasi tinatanggal? Ay, sorry. Kasi sa totoo lang nalilito ko sa order. Pero nilista ni Sasha kung alin yung akin at alin yung iyo. Tapos, ito naman is crew neck. Ayan, ganyan siya. Magkakamukha siya ng design, pero ako kasi sa totoo lang ah, bumibili talaga ako ng iba-ibang kulay, same design. If I find it very comfortable, and if I find the quality really nice, yung alam ko, kahit ulit-ulitin ko, ganun kasi ako yung pag nagustuhan ko, literal na uulit-ulitin ko siya, hanggat sa mabutas talaga siya, ayan. And dito sa condo malamig dahil nagbubukas kami ng Nurcon. Okay, pag-ihiwalayin ko na kung alin yung akin, alin yung kay Jelloy. Namin. Ganito yung reusable. Ang ganda nito kasi pag nagta-travel, instead of mixing yung mga gamit nyo na damit sa mga hindi nagamit, minsan kasi diba nagdadala ka na extra at hindi mo nagamit. Magche-check din ako guys ng vlog in a few. Ayan na, napaghiwalay ko na. Ito yung akin, ito yung kay Jelloy, pero for sure, yan, babawasin niya. Gagamitin din ni Jelloy kasi malalaki yung mga kinuha ko na size. Malaki kasi talaga yung sizing niya. So, kung ikaw ay mga 5 feet na katulad ko at ang body build mo ay petit na yung sakto lang yung katawan, siguro magre-range ka lang sa XXS tsaka XS. Si Jelloy naman, XS tsaka S. Dahil maliit lang ang katawan niya na lalaki, di ba? Sige, kansyawan mo ng kansyawan si S para matuloy yung palibre niya. Parang gusto ko isipin yung pinakamahal. Pero din took time lang namin. Libre na lang namin sila kasi syempre. Huwag ka ba mag-celebrate lahat? Busy. Checking the vlog, tapos kakain tayo mamaya. Kasama sila and printer okay na yun. May print lang ako sa glit. And gusto ko na matulog. Pabali kami, tik-tik ah. Uy. Ito na yung kay Jelloy, di ba? Nakabuka ka na naman yung kanyang ano. Nagpalit lang ako, pero kain kami saglit sa labas. Ayun na. Excited na ako. Let's go. Kumukuha lang si Jelloy ng face mask sa kabilang sasakyan. Ano yung lasa ng libre ng isang Miko Gascon? Maalat? Maasip? Uh-huh, let's go! Ito ngayong gabi, kahit magkano ang gasto sa inyo, okay? Anili ko nga. Anili Tara nga, let's go. Ay, sorry. Ay, hindi pala makakapasok. Okay, tinatanong kayo ni Jelloy. Suggest in the info box below saan kami dadali ni Meku. A. Pili pa man din yan si Boss G. Gusto niyo sa mahal? Sure! Ayun, dito na tayo. Nakuha na namin yung dun sa catering, yung proposal, kasi may upgrades kami na ginawa. Hanap tayo ng samgipsalan. Of course, kailangan natin naka fish shield. Bumubo mo pa sa gasa. Ayaw malibre na pa sa gasa. So yun nga guys, ang unang-unang po ni Miko. Hindi ah, hindi mo kaya, bigla nagbabayad na pala si Miko. Eh. Siyempre, hindi pwede ba ma... Okay, oilier, ayun ako mga sisi. Yung nasabi ko sa inyo, yung parang mga bonus nila, bigay na ng bago na
settle na. Vlog daw, sabi ni Boss Jelon. Sinan kumata sa si Migo. Sabi ni, ay sabi mo Migo? Wala. Sabi ni Migo, bawi na lang ako next time. Luluto na lang ako luto. Okay, pero abot mas gusto namin, nandun mo na lang kami libre. Abot mo yan kay Migo Jelon yan. Yan ang regalo namin sa'yo. Yes, yes. Yeah, let's go para ka. Oh my God! Marami tayo, December. Actually, sa inyong tatlo yan. Sa inyong tatlo yan. Yan ang Christmas gift namin dito, sa inyo. Ano yung sa let's go! Opo. Alam mo yung dapat sasabihin ko sa a day before bago umalis. Kasi alam ko naman na yung mga susunod na araw nun. Work. Ang problema, ang hirap. Hindi ko alam kung naisasagot sa birthday nyo, sa kainan ka. Alam mo yun, yung mga ganon. Hindi ko na kayang itago. Ang hirap. Kaya tayo may swab. Kaya tayo may swab sa Sunday because of that. Kasi sa Boracay, kailangan 3 days yung result. Pagbalik na, kailangan ko kayo sa 6. Parang... sa Sunday daw. Sabi mo, sa kasal yun. Kala namin dahil sa kasal. Yun! Hey, Boracay. Wait lang, magkaklaruhin lang ako ha. Kasi, sabi mo Miko, nakita mo sa vlog na nasabi ko ata na magbo-Boracay, tama ba? Opo ate. Pero hindi mo na-gets. Medyo na-gets ko naman po. Medyo lang. Ano ba sinabi ko dun sa vlog na yun? Parang kaya po ipapaswab tayo ng swab talaga. Ako nakalimutan. Kasi dahil dun sa, yun nga po, isa-surprise nyo kami magbo-Boracay. Ba't parang kanina medyo, na-surprise ka pa rin? Ang gano'n ni Miko? Sakit sa ulo, Miko! Grabe ka, dito talagang kasabaw talaga to. Feeling ko nga pag nag-e-edit to, pag nagsasalita lang ako, okay ate, salita ka lang dyan. Tapos pag tumigil yung bunga nga ako, tumigil, okay, cut. Pero inyo, nakita niya na, tapos na-surprise pa rin siya. Hindi niya alam. Buti na lang, may girlfriend na. Guys, i-end na namin yung vlog. Hinatid lang nila kami nililito. Binaba kasing Subaru na yung gamit. And see you on our next video. Bye, darling. Bye.